Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my channel. Mapagpalang umaga po o mapagpalang magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po ang aking mga subscriber. Sana po mga Kaaldab, nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Dahil alam nyo naman po na talagang kahit sa telebisyon o sa mga balita, talaga naman pong magkakaroon po kayo ng takot dahil dumarami ng dumarami ngayon mga Kaaldab. Although sabihin na po nating nababawasan siya dahil marami pong gumagaling. Pero kahit papano mga Kaaldab, hindi po natin maiaalis ang takot na nararamdaman po natin. Lalo na po ngayong talagang masasabi natin dadami pa ng dadami pa ito mga Kaaldab. Kaya dasal lang po talaga sa mga subscriber ko, ito po yung panghawakan natin. Kasi dito po mga Kaaldab, kahit papano diringgin po talaga ang mga dasal natin dahil alam nyo naman po na kumbaga mga Kaaldab, ito lang ang kailangan panghawakan po natin. Wala na pong iba kumbaga. Kaya ingat-ingat lang mga Kaaldab. Kung wala naman po kayong gagawin, sa bahay na lang po kayo, especially po yung mga senior, manood na lang po kayo ng mga video ko mga Kaaldab. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Base po sa nakakuha nating impormasyon tungkol po sa mga issue ngayong kumakalat tungkol kay Mengay mga Kaaldab. Well, para po sa akin, huwag na po kayong manood o huwag na natin panoorin ang mga interview po sa mix kay Mengay mga Kaaldab. Kasi isang buwan po ito halos buo po ng buong April po ay para ibinigay po kay Main Mendoza. Siyempre, mga Kaaldab, magtataka po kayo kung bakit ito binigay kay Mengay. Siyempre, meron din tong, kumbaga, yung sinasabi nilang pabor na hihingin sa'yo, hindi po ba? Isang buwan siya pero may pabor. Gawain po ito ng GMA Network, di po ba? Kapag ka merong pagkakataon na nagagawa po o gagawin si Mengay sa GMA Network, katulad po dati ng tay kayo ng lola ko, may mga pasakit na kapalit. Kumbaga parang may kumbaga give and take, sabi nga po nila. Kailangan mong magbigay para kabigyan, di po ba? Kaya kung panonoorin niyo po ito, asahan niyo na po na nakapokus po ito hindi po sa kanta kundi kay Mr. Nevermind. Totoo to mga Kaaldab. Kaya nga po kay Mengay na lang po talagang wala po tayong magagawa. Nakasama po sa kontrata yan yung isang buwan ng April para lang po sa kanya. Sa mix may mga dismayadong balita. Well, magtataka naman po kayo, unang una hindi doon ang topic pero naandun ang tanong, hindi po ba? Kasi nga po gusto nilang sumikat at pasikatin. Dahil alam nyo naman po mga Kaaldab na si Main Mendoza lang ang fandom na ang artista na pinakamaraming fandom, di po ba? Na talaga naman po pag sinabing Aldab nangingibabaw. Siya lang naman po kasi ang artista na nakuha ng ABS-CBN sa indie film na hindi na po hindi na po nangailangan ng maraming promotion. Di po ba? Yung lalo na yung pelikula po nilang Isa Pa With Feelings na kayang-kayang iangat ni Mengay ng mag-isa. Naalala nyo pa yan mga Kaaldab nung pumunta po siya sa mall? Kundi po tayo nagkakamali sa Tagig ata yon, sa Market Market, na talagang sinalubong siya
ng napakaraming fans. Mag-isa lang siya, mga kaaldab, ha? Hindi nakarating doon si Carlo Aquino. Kaya mga kaaldab, ito lang po yung patunay na gagawin po lahat ng GMA Network o ABS-CBN na samantalahin ang pagkakataon para mag-promote ng kani-kanilang mga artista, especially na po dyan si Mr. Nevermind, dahil alam po naman natin na may ginagawang pelikula yan, mga kaaldab. I-clear ko lang po, may pelikula po yan kasama si Erich Gonzalez. Hindi ko naman pinopromote to, ina-aware ko lang po kayo kasi alam nyo naman po, mga kaaldab, na sa panahon ngayon walang manonood yan. Kahit sabihin na natin na showing na siya, hindi siya showing ngayon hanggat hindi siya mainit. Di po ba? Tapos na po kasi yan, palalabas na lang. Kaya lang ang problema, mga kaaldab, nagkaroon ng COVID. Ito po, base po sa malapit sa atin. Kasi yun po yung pinaka kailangang i-promote ng ABS-CBN. Kasi ang balita ko, mga kaaldab, naka-quarantine po raw itong si Arjo Ataide. Medyo siyempre matatagalan siya at hindi po siya pwedeng ma-interview. Kung ma-interview man siya, hindi siya pwedeng makita. Kailangan nasa loob lang po siya ng bahay. Hindi po ba pwedeng live streaming. Kaya lang, siyempre hindi siya pagbibigyan dahil nga po naka-quarantine siya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga kaaldab. Napakarami pong nagmamahal kay Menggay, lalo na po sa ABS-CBN, na alam po naman natin yung mga true-blooded Aldab Nation, meron yan dyan. Hindi po mawawala yan. Kaya lang, may pagkakataong wala po sila magagawa dahil utos po ng ABS-CBN management. Yun po yung pinupunto natin, na kailangan po nila talaga ang promote, mag-promote ng isa, kasi natatabunan na po at hindi po napag-uusapan. Ito yung mga pinasasabi natin sa inyo lagi, mga kaaldab, na kapag ka in-interview si Main Mendoza, asahan nyo na, mga kaaldab, laging inililink si Menggay. Siguro naman marami kayong napanood nyo sa 24 oras nung interview ni Nelson Canlas kay Mr. Nevermind, isiningi talaga si Main Mendoza, di po ba? At isinama pa sa video, nakaka-dismaya talaga. Bumahayo ng napakaraming batikos, lalong-lalo na po sa 24 oras. Totoo naman, mga kaaldab, di po ba, na ultimo GMA Network, talagang binubuwag ang aldab. Kasi sira sila, hindi po sila makaporma kapag ka naandyan yung aldab. Hindi po nila mailagay ang gusto nilang collab team ni Alden Richards. Totoo lang, mga kaaldab, hirap na hirap sila. Tapos sumasabay pa si Tisoy, lalo na po kay Sanya Lopez. Akala po talaga ng GMA Network magkiklik yun, totoo lang, mga kaaldab. Well, pagsapan na rin natin ngayon, dahil nga po biglang binasag ni Alden Richards na magkaibigan lang po sila. Akala po kasi ng GMA hindi siya magsasalita, di po ba? Yun ang ine-expect ng GMA. Nung basagin na po yun ni Tisoy, napakasakit naman po ng ginawa ng GMA. Pinagbawalan po siyang pumunta mismo kung saan gaganapin ang birthday celebration ni Main Mendoza. Di po ba masakit? Pero apat na araw yun na grounded. Well, totoo to, mga kaalda, base po ito kay Mama Tin, na talagang uminit po ang ulo ni Alden. Kaya nga po si Sanya Lopez ngayon, wala. Di po ba? Sinasabi natin, nasaan na po yung Sanya Alden? Hindi po ba? Tahimik na po sila ngayon. Hindi naman po nila maidikit si Julian San Jose dahil hindi talaga siya kinakagat ng tao. Totoo yan. Real talk yun, mga kaaldab. Base po yan sa mga malalapit sa atin. Medyo nadidelay lang po tayo kasi ganun lang naman, mga kaaldab, Kailangan po may, kumbaga may balita na siya ng matagal kasi hindi naman agad-agad aamin yan, Pero at least napatunayan natin, mga kaaldab. Hindi lang po ako, kundi ang mga true-blooded Aldab Nation ang ginagawang paninira ng GMA para mabuwag ang mga true-blooded Aldab Nation. Di po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka,
eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.